Hey guys, what's up? It's me, DJ Francisco. Back at it again with another video. So for today's video, guys, is tuturuan ko kayo kung paano bumili ng second hand phone, kung saan ba siya mura, at kung ano-ano yung dapat mong tandaan pagdating sa meetup. So before tayo mag-start, guys, cue intro muna. Para kunwari, vlogger. Guys, no, papangunahan ko na kayo, no. Yung mga sasabihin ko lang is yung mga naranasan ko, kasi for your information, guys, is dati ako nagbebenta ng mga phone or ng mga second hand phone kung saan ako nakakarating para bumili or magbenta ng mga second hand phone. Kaya kahit papano, yung mga karanasan ko is gusto kong i-share sa inyo, baka kasi sakaling may matutunan kayo na may apply yung sa sarili nyo pagdating sa mga meetup or kung bibili ka ng mga second hand phone ngayon is panoorin mo tong video na to. So, paano nga ba mag-buy and sell ng mga cellphone? So, usually ganito siya, guys, no? Ayun lang, parang mambabarat ka lang. Mambabarat, talaga. Parang bibili ka ng mga second-hand phone sa mga tao na nagbebenta ng rush. I mean, yung mga kailangan talaga ng pera. Example, binibenta niya ng 7,000, tapos tatawaran mo siya ng 5,000. Hindi pa, laki ng tawad. Para maibenta mo siya at least 6,000. So, easy 1K. Kaya ganun lang naman yan kahit saan naman. Kahit hindi cellphone, kahit sa mga sasakyan, kahit saan pang pagbabay and sell. Kailangan bibili ka dun sa mga taong rush or kailangan talaga ng pera para mabarat mo sila tapos makuha mo sila sa mababang halaga. Diba? So, bibigyan ko kayo ng 6 na tips sa pagbili ng second hand phone. So, huwag na natin patagalin. So, ang unang-una is saan ba mura bumili ng mga second hand phone? So, guys, alam naman natin na may bilihan talaga ng mga second hand phone sa mga sa Green Hills, sa taas ng Tutuban Mall. Meron, hindi ko alam kung second floor or third floor yung napupuntahan ko dati. Sa Monumento, sa Metro Point ba yun? Ay, Victory Mall. Kasi nasunog ata yun, no? Pero doon meron. Just marami pa din naman. Sure naman ako sa kanya-kanyang lugar as meron nagbebenta ng mga second hand phone. Pero guys, tip lang, kung saan mas mura, is mas mura pa rin bumili sa mga online like ng Facebook group or sa marketplace dito sa Facebook, sa OLX, sa TPCP, kasi mas masarap, guys, ng bumili ka dun sa tao mismo. Hindi ko naman sinasabi hindi tao yung mga nasa Green Hills, kasi I mean lang, kasi mas natatawaran mo sila ng mas mababa. Kasi pag bumili kayo, guys, sa Green Hills, natural, nagbabayad pa sila ng pwesto, minsan nagbabayad pa sila ng tao para magbantay ng tindahan nila. So hindi nila talaga pinapababa yung price. Yung price nila is fixed lang talaga. Pero dito sa mga online is makakatapa tayo ng mura or minsan kailangan nga ng pera. So mas mababa natin mas makukuha. Kaya mas maganda pa rin bumili ng mga second hand phone sa mga online. Pero kung gusto mo talaga ng rush or kailangan mo, mas okay pumunta sa Green Hills. Kasi halos lahat ng unit is nandun. Hindi naman pala lahat nila, halos lahat ng unit na kailangan mo is makikita mo doon at ora mismo, ayun na, makukuha mo lang agad. Wala nang transaction sa Facebook na usap-usap, ganito, ganyan, tapos meet up. Pagdating mo sa Green Hills, ayun na agad. So, pero mas mura pa rin sa Facebook. Lagi niyong tatandaan. Sa Facebook, sa OLX, or sa mga TPCP, mas mura pa rin doon kasi kaya natin tawaran. Kaya dapat magaling ka tumawad. Huwag kang mataas ang pride, charot. So, ayun lang. So, number 2, if bibili ka ng Samsung phone is ako, ito yung ginagawa ko. Unang-una kong ginagawa is test code. Yung asterisk number sign, 0 asterisk number sign. So, lilitaw yung test mode kagaya nito. Diyan mo, guys, maitetest yung mga LCD, yung mga touch, kung natatouch ba lahat, ganito, ganyan. Basta, pindutin mo lahat yan para matest mo. Tapos, ang pangalawang itinetest ko na is yung body na. I mean, yung LCD ba, kung nakaangat, tapos yung mga button, kung maayos siya napipindot, hindi siya hard press. Tapos, yung AMOLED brain sa mga AMOLED na screen yun, guys. Sakit kasi ng Samsung yun. Ito yung AMOLED screen, ganyan. Yung parang may ibang kulay. Kunwari ito, white siya. Tapos sa taas niya, medyo, at gaya na itong nasa picture, yung nasa baba niya is parang yellowish na siya, diba? Iyon yung tinatawag na AMOLED brain. Nasa sakit ng, hindi lang naman Samsung, pero kadalasan Samsung, tapos ng mga AMOLED screen. Tapos, guys, ipibili ka ng mga edge screen.
sakit din ng edge screen yung AMOLED screen, tapos yung pink line kagaya nito. Yung pink line na yan, hindi ko alam kung ano ba issue dyan, pero sabi nila sa LCD daw yan may issue. Minsan nakalitaw na yan, pero minsan kailangan mo pa siyang pindutin. Sa ako, nangyari ko yun, S6 ba yun yung binibili ko? S6 Edge yun eh, binibili ko sa LRT Bangbang. Ngayon, nung pinindot ko yung taas, nagline siya na pink na ganun. Pero pag hindi mo siya pinipindot, wala siyang line. Kaya mas maganda siguro kung medyo pipigain mo yung taas. Hindi naman pigang-piga, baka naman mabutas yung cellphone. Pipigain mo lang siya ng konti. Kagaya ng ganun, dito sa taas ng phone mo, ipigain mo lang para alam, kahit sa baba siguro, para titingnan mo kung may lilitaw siya na pink line. So, basta test mo lang siya ng mabuti. Huwag kang magmadali. Number 3 is buying an iPhone. Kung nag-a-attempt ka bumili ng second hand na iPhone, ang ginagawa ko naman pag bumibili ako ng second hand na iPhone is una kong tinetest is yung body. Ay, tanggalin nga natin yung case. Oh, hirap. Yan. Ang tinetest ko muna yung body. Tinitingnan ko yung LCD ba niya kung nakaangat. Kasi kung nakaangat yun, may posibilidad na nabuksan na yung cellphone. After ko i-check ng LCD kung nakaangat na siya, i-check ko yung ringer, yung nandito, yung mga volume, power button, home button, tapos fingerprint. Tapos, pagdating naman sa loob, ayun, kalkal-kalkal lang ako ng mga sounds, kung gumagana yung speaker. May dala ako laging power bank para matry ko yung charging. Tapos earphone para din matry mo kung buo yung earphone. Tapos sa camera, ang tinetest ko sa camera is, hindi ko alam kung ako lang gumagawa nito eh. Tinatakpan ko yung camera ng ganito. Wait lang. Ayan, ganyan. So makikita nyo red lang, diba? Kasi dati, naka-experience ako guys na may mga dark spot nung ginanong ko yung camera. So, sabi nila may sira daw yung camera or may defect na yung camera nun. Kaya, ginagawa ko yun sa front at rear pag nagtetest ako. Tapos, ang tinetest ko pa dito is natural. Itong sound, yung sa may katawagan, yung speaker dito. Tapos, pag nagtetest ako ng battery dati, camera, pumupunta lang ako sa camera. Tapos, piyang binibrace ko siya ng ganito. Yon. Yan, ganyan. Tapos mga 100 photo, tapos titignan ko kung ilan yung mababawas sa percentage ng battery. Pero ngayon, thankful na tayo kasi may battery health data na. So, nakikita natin doon kung gaano pakalakas yung battery. So, paano tapos pagdating naman sa factory unlock at semi-FU, ang secret naman doon, kasi minsan nakikita ko sa Facebook may mga nanduduga na sinasabi nilang factory unlock yung binibenta nila, pero semi-FU lang naman pala. So ang malalaman mo yun, ang gagawin mo lang naman is i-reset mo sa meetup. Sobrang halaga ng reset sa meetup pagbibili ka ng iPhone. Kailangan lagi mong re-reset kahit alam mo bang FU or ganito ganyan. Kasi minsan sa iCloud nagkakaproblema tayo, minsan nakahide lang pala yung iCloud. So kailangan mo siyang i-reset para malaman mo na rin kung safe pa siya sa iCloud. Tsaka safe ba siya sa semi-FU or FU. Para kasi pag semi-FU lang pala yun, tapos sinabi niyang FU, tapos pag re-reset mo yun, kailangan na naman na activation or kailangan mo ng GPP chip. So dun mo malalaman kung GPP lang ba siya or factory unlock. Number 4 guys is, magkano ba ang pinakamurang phone para sa Mobile Legend? Kasi madalas din natanong yun sa akin. So ang consider ko guys is siguro mga worth 4,000 pataas. Yun na yung magandang pang game. Pero ang i-recommend na nagamit ko talaga dati, na gustong gusto kong cellphone is Zenfone 2 na 4GB RAM, 64GB ROM. Yun, kasi dati nasa 6,000 yung, dati pa yun eh, dati nasa 6,000 yung second hand doon, ngayon nasa 4,000 na lang yun. Kaya yun yung isa sa mga mare-recommend ko. Pero marami pa naman dyan, search ka lang ng mga unit. Kasi marami ng gaming phone na mura ngayon, like ng Xiaomi. Magaganda yung feedback na pagdating sa games. Basta search ka lang, yun na kasi yung pinaka sa tingin ko na magandang budget, 4,000 pataas. Pagdating sa mga games or pagdating sa mga heavy games para hindi siya naglalag is kailangan kasi at least 2 to 3 gig pataas para mas smooth or mas masarap siya maglaro.
Number 5 is be responsible seller or buyer. Maging responsible kang buyer or seller. Be on time lagi pag may meet up. Kunwari example, pag sinabing 5 PM, 5 PM ka dumating. At saka, yung mga package, huwag mo kakalimutan. Like, kahit simpleng case lang, pag sinabi mo dun sa chat na may kasamang case is, kailangan kasama yung case mo. Charger, kasi yung iba kinakalimutan na yon. Tapos sinasabi nila nakalimutan daw sa bahay. Hanggang hindi na sinila maibigay, eh, minsan inaasahan din yon ng mga bibili. Kaya kailangan, bago kayo lumabas ng bahay, is, bit nyo na lahat ng mga kailangan nyong dalhin sa meetup. So last is, eto na yung dapat yung tandaan lagi sa meetup is, testo sawa, huwag kayong magmadali kasi hindi naman biro yung mga perang bibitawan natin. Diba, minsan kasi may mga nagmamadali lang mag-meet, ay mag-test ng unit, eh, tapos makikita nila yung unit after an hour. Huwag kayong mahiya na magtagal sa meetup kasi hindi naman biro yung perang bibitawan natin. Test lang kayo ng test, tapos maging maingat tayo sa pagpili ng bibilan natin. Ako kasi guys, pag bumibili ko or may bibilin ako or may ka-meetup lang ako, is laging tinitingnan yung mga profile nila sa Facebook. Tinitingnan ko kung legit ba, tinitingnan ko kung maraming friends, maraming feature, kasi minsan mahirap kausap yung madalas mahirap kausap yung parang mga dami-dami account lang. Tapos pag nag-meet up ka, hindi, is either hindi ka sisiputin o sira naman pala yung unit na binibenta nila. Kaya mas okay kung hahanap tayo ng legit na pagbibilan, yung legit yung account sa Facebook. Kasi lagi mong titingnan yung bibilan mo kung yung ginagamit ba niyang Facebook is legit or yun talaga yung ginagamit niya. So that's it for today's video guys. Kahit ano pa yung bibilin mo, Oppo, Vivo or kahit ano pang brand yan, is mag-iingat ka every time na may meet up ka. Mas okay siguro kung magsasama ka or kung first time ka pa lang makipag-meet up or wala kang alam masyado sa phone, mas okay kung magsasama ka ng may alam para iwas na rin sa kung ano-ano mga mangyaring hindi maganda, no? So, lagi natin tatandaan na hindi biro yung perang bibitawan natin every time na may meetup. Kaya kailangan mas maingat tayo or doble or triple or times 145 na ingat ang gagawin natin. So, that's it for today's video guys. Is kung nagustuhan mo itong video na ito, is please give me a big thumbs up and click mo subscribe at saka yung bell na rin para updated ka every time na mag-upload ako ng video. So, ayun lang guys, no? So, see you soon. Ingat! Ano ba yun? Natakpan ko pag ganun. Kita yung daliri ko. So, see you soon!